ano din, Mawis, di ba, Papi, napaka-iffy nung topic ng prenup. Dahil ang konsepto natin ng marriage. I will love you forever and let's live together forever and ever. Tapos ito, pag you bring up the subject matter, teka, pirma ka nga. Practical. Pirma ka nga ng ano, parang nawawala napaka, yung romance. Nawawala, napaka-unromantic, di ba? Napaka, ano ba yan? Napaka-sensitibo ng topic. At, pero talagang, di Mawis, do you believe itong prenup na to, ano, pakilinawan mo kami kung yung tama kanina, tinalakay na ni Patpi, ano yung prenup. But more than just yung, ano ba yung pinagkakasunduan nung magsinirog dito sa ilalim ng prenup na ito? Ang prenup kasi, kaya ang usaping prenup ngayon ay napaka madalas pag-usapan, no? Kasi before the family code, which took effect August 3, 1988. Prior to that, under the civil code, pag kayo kinasal na walang prenuptial agreement, ang property relations nyo ay tinatawag na conjugal partnership of gains. Ang mga properties na nakuha nyo, na pinag-ari, you acquired during the marriage, yan lang ang sa inyong dalawa. Which means, mga properties before the marriage still remains exclusive to the spouse owner concerned. It's only the fruits o mga kita na mapupunta rin dun sa conjugal partnership of gains. Ngayon, effective August 3, 1988, nabago yan ng family code. Kung wala kang prenuptial agreement, ang default property relations na tinatawag natin ngayon ay yung absolute community property. Which means, kung ako, bago ako kinasal, meron, kunwari lang, meron akong tatlong apartments. Kinasal ako after August 3, 1988, na walang prenup. Yung pag-aari ko before the marriage, may share na asa ang magiging esposo ko doon. Kasi, absolute community of property na tayo ngayon. Kaya yung usaping prenup, biglang lumaki. Kasi lalo na yan, no? Maraming tao na may mayayaman, may kaya, tas hindi naman sila pareho ng pag-aari before the marriage. In fact, even yung mana mo before the marriage. Kasama pag kinasal ka na, oo, mana ha, before the marriage. Talagang masasama yan sa pag-aari. Kaya pag hindi nagkasundo mag-asawa, may legal separation, ate, okay? Pag may kunwari kung magkakaroon ng dissolution lamang of property relationship, hati, kasi absolute community property eh. Kaya yung usapin na yan, nagiging matingkad na usapin, lalong-lalo na sa mayayaman. Lalong-lalo na dun sa mga old rich, no? Kasi syempre yung binigay mo sa anak mo, bago ikasal, tas walang prenup, tas bigla nung kinasal, naku, may share na dun yung lalaki. 50-50 pati yan. Hati. Oo. So ano, Dino, mas nagiging komplikado yata kung parehong mga mag-aasawa, like kunyari yung lalaki dating may asawa or yung babae dating may asawa, that complicates things eh. How does the prenup now work kung pareho sila dating may mga sinamahan? Ito ang ano eh, depende bakit na nabuwag yung unang kasal. Kung ang unang kasal, kunwari boy-girl, boy was married and then the wife died. Tapos hindi na settled yung estate ng first wife, magpapakasal siya. According to the law, it's complete separation of property regime. Kanya-kanya, walang ACP or absolute community property, walang conjugal partnership of gains regime na mabubo. Kanya-kanya. Now, kunwari ang sitwasyon naman eh, di pareho sila, yung boy may asawa, tapos nanalify yung marriage, void from the very beginning, no? And then may anak siya na legitimate children. Pag walang prenup, absolute community property, pero yung pag-aari ng asawa, hindi yan mapapasama sa absolute community property regime. Dahil ayon sa batas, pag meron kang legitimate descendants, okay, from a valid marriage na terminate, okay, yung share na yan, hindi mapapasama sa absolute community property. So itong babae, na wala man lang, walang relasyon, no? Lahat ng pinundar niya before the marriage, siya ang required na ilagay yon dun sa absolute community property regime. Which means kalahati na naman ng pag-aari na rin ng kanya magiging esposo.
So yun, so talaga, it will be very, very technical when it comes to property relationship talaga. Pagdating sa mana-mana, sa usaping inheritance, yung mamanahin ng mga descendants nung either partner na merong previous relationship, parang medyo complicated na yun. Sa prenup ba ang pinagkakasunduan lamang ay yung propriedad? Meron bang pwedeng custody ng children, for example? Is that something that you can agree on? Hindi po. Kasi yung prenuptial agreement ay talagang for property relations. For property relations lang. Kunwari, ma-dissolve yung marriage. Kunwari, nagkaroon ng legal separation, no? Tapos kailangan mag-dissolve ng property regime. Pwede nilang sabihin, sige ha, ang hatihan hindi 50-50. Pwedeng 70-30, pwedeng 60-40. Pati dun sa paano hahatiin, yun pwedeng i-agree. Pero yung kunwari mga yung mga matters tungkol sa custody ng bata, hindi pwede yon, because in the first place, parental authority cannot be waived, cannot be subject to compromise agreement, yung paano palaki, kasi shared responsibility ng magulang yun. You cannot renounce it. Okay, you cannot just transfer it. You can only transfer it in accordance with law. So hindi yan usapin na pwedeng ipasaloob mo sa isang prenuptial agreement. So, karapian lang yung property. Attorney, how does one get a prenup? Aside from yun na nga, no, parang nadadouse yung romantic, hindi nawawala yung pagka-romantic, di ba? Kasi nagka-propose lang kunyari ni Guy, no? Tapos nagbigay ng matamis na oo si girl. Tapos sabihin natin yung si Guy ang mayaman. Tapos after bigay yung engagement ring, can you please sign this prenup agreement? But how does it go? Is it a long and tedious process? Mahal ba yan? Or ano lang ba yan? Affidavit lang ba yan? Tapos pinapanotarize ba yan? O kailangan kumuha ng abogado? Ano ba yung proseso para makakuha po ng prenup? Ang proseso niyan, ang proseso, hindi mo naman kailangan mag-marriage proposal muna saka ka mag-prenup. Dapat palang sa umpisa palang pinag-uusapan eh. I mean, if you really want to have a happy marriage, it's founded on trust and transparency. So ako, lagi kong sinasabi, alam mo, pag-usapan nyo na yan, wala namang masama. Now, but just in case, okay, nagkaroon ng engagement, kung gusto mo talagang prenup, di sabihin mo na maayos, in a very nice way. Kung ngayon, sabihin nung, ano ba yung prenup, gusto mo abogado mag-explain para fair, okay? Explain naman ng abogado, ang importante sa prenup, it is a document that must be executed before the celebration of the marriage. Before the celebration, kaya nga siya, prenuptial yan eh. It has to be before. And then, this prenuptial agreement will have to be nakasulat, nakanotarize. Isasubmit muna yan sa local civil registrar kung saan ka kinasal. And then marami yan, maraming kunwari, may properties, no? Dapat maraming original kasi yung prenuptial agreement, itatatak yan sa bawat property. Para yung mga tao, yung third parties, pagkita nila sa property, ay hindi to absolute community property. Ano pala, may prenup to, ang pagmamayari pala nito, doon lang sa esposong nakalagay yung pangalan. Annotated yun sa title? Yes. It has to be annotated. Yes, it has to be annotated on the back of the title so it will bind third parties. Because if it's not annotated on the title, ang mangyayari, akala niya, kunwari may utang. Yan ang kasing pinakamalaki yung utang eh. Kunwari, babae, lalaki, nagkaroon ng prenup, nakalimutang i-annotate. Nangutang ngayon si lalaki. Okay? Let's say ang kanilang prenuptial agreement pala is complete separation of property regime. What is yours, what is mine, okay? So complete. Hindi na-annotate. Nangutang ngayon itong lalaki. Ngayon, nung nangutang yung lalaki, hindi nakabayad, syempre hahabulin ng creditors. Yeah. Nakita may isang titulo na nakalagay dun nga sa pangalan ng asawa, pero alam ng creditor sila ay kasal. Walang naka-annotate. Pwede niya yung kunin. I-attach yung property. I-attach yung property and judicial process. Di syempre, yung babae, pag may defense naman siya na it did not benefit, it not redound to the benefit of the family. But ang bottom line is masasama pa yan sa isang legal na usapin. Kung yan nakatatak na complete separation of property, ang nangutang lang si lalaki, paano mo hahabulin yung property ng babae, hindi naman niya utang yun. Kaya very important din yung prenup. Let's get together Sunnet 25 Sunnet 25